Magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa mga miyembro ng Malacañang Press Corps. Thank you for joining us in today's briefing, which will cover the accomplishments of the Duterte administration in its last full year in office. Sa gitna ng masigasig na tugon ng pamahalaan laban sa pandemya at maagap na aksyon sa mga kalamidad tulad ng mga nasalanta ng Bagyong Odette, tuloy-tuloy po ang mga programa at proyekto ng inyong gobyerno. For clarity, hinati natin ang presentation ngayong tanghali sa anim na cabinet clusters na binuo ni Pangulong Duterte. Ito po ay naka-flash sa inyong screen. Basahin po natin isa-isa. Ang Human Development and Poverty Reduction Cluster, ang Economic Development Cluster, ang Infrastructure Cluster, Participatory Governance Cluster, Climate Change Adaptation, Mitigation, and Disaster Risk Reduction Cluster, at ang Security, Justice, and Peace Cluster. Ito po ang ilan sa mga key accomplishments ng bawat cluster. Mag-umpisa po tayo sa Human Development at Poverty Reduction Cluster, kung saan ang layunin ay mapaganda ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Sa aspeto ng kalusugan, partikular sa COVID-19 response. Ilan sa mga naging key accomplishments ang pagpapatupad ng COVID-19 Biosurveillance Program kasama ang UP Philippine Genome Center at UP National Institutes of Health or NIH. Para ma-detect ang coronavirus, 52 out of 81 provinces or 64% of all provinces in the country ay mayroong at least isang COVID-19 PCR laboratory. Pagdating naman sa testing, tumaas ang testing capacity natin. This climbed from an average of 30,000 to 40,000 tests each day in 2020 to an average of 75,000 to 80,000 tests every day in 2021. Kaugnay nito, bumaba ang presyo ng testing services at nasa zero-cost testing na sa ating mga public laboratories. Sa treatment, naglagay at pinalawak natin ang One Hospital Command Center ngayong taon at tinaasan ang kanilang workforce sa 217 personnel. This personnel augmentation allowed us to accept 72,040 calls, out of which 71,901 cases or 99.8% were resolved and closed. We also set up the DOH Telemedicine and COVID-19 Hotline, which handled 256,990 telemedicine consultations. 18% po nito were COVID-19 related. At the same time, a total of 635,810,000 pesos worth of COVID-19 sickness services involving severe or critical and mild or moderate cases were provided by the government consistent with the Universal Healthcare Law, which the President signed in 2019. Efforts were also made to extend assistance to our healthcare frontliners and their families. A total of 27,066 public and private healthcare workers were beneficiaries of death compensation, while 478,969 public and private healthcare workers were recipients of special risk allowances or SRA totaling 7,665,443,800 pesos and 50 centavos from December 2020 until June of 2021. And to improve our capacity to care for those with serious cases of COVID-19, tinaasan natin ang bilang ng COVID-19 dedicated beds at ICU beds ngayong taong 2021. Sa kasalukuyan, meron po tayong 38,053
COVID-19 dedicated beds at 3,765 COVID-19 ICU beds. Pagdating sa bakuna, nasa 107,277,506 doses ang ating na-administer mula March 1, 2021 hanggang December 28, 2021. Nasa 48,647,158 ang fully vaccinated, habang nasa 1,614,505 individuals ang meron ng booster shots. Kasama rin sa cluster nito ang social protection para sa mga marginalized at vulnerable sectors. Sa ilalim ng Department of Labor and Employment's Integrated Livelihood and Emergency Employment Program, mula July 2016 hanggang May of 2021, nasa 420,502 beneficiaries ang nabigyan ng pangkabuhayan assistance. Nasa 4.07 million beneficiaries naman ang nabigyan ng Emergency Employment Assistance sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers or TUPAD from July of 2016 to May of 2021. In the same period, a total of 3,095 beneficiaries were provided with livelihood assistance amounting to 35.45 million, while 59,485 beneficiaries were provided with emergency employment assistance amounting to 311.215 million pesos. Para naman sa ating mga OFWs, patuloy ang pagpapatupad ng hakbang laban sa illegal recruitment. Nasa 106,415 na biktima ng illegal recruitment ang natulungan natin mula July 2016 hanggang May of 2021. Meron din po tayong Overseas Filipino Bank or OF Bank na itinatag para tugunan ang mga pangangailangan ng mga OFWs, habang inilunsad din natin ang OFW Hospital and Diagnostic Center na nagbibigay ng libreng serbisyo sa mga OFWs at sa kanilang mga dependents. Pumunta naman po tayo sa sektor ng edukasyon. Mayroon pong Alternative Delivery Mode or ADM program ang Department of Education, kung saan nasa 26,657,411 learners ang nag-enroll sa school year 2020 to 2021 sa gitna ng pandemya. 19 milyon dito ay naka-enroll sa modular print delivery modality, habang ang iba ay nasa modular digital, modular online, education TV, education radio, homeschooling, at blended modalities. Samantala, nasa 1,572,231 users ang nag-register mula March 16, 2020 hanggang May 30, 2021 sa TESDA Online Program or TOP. The TOP provides 100 courses covering the following specializations: human health, healthcare, tourism, electrical and electronics, 21st century skills, and entrepreneurship. Isa sa prioridad ng Administrasyong Duterte ang pagbangon at pagsigla ng ekonomiya na lubhang naapektuhan ng pandemya. In this regard, our philosophy has consistently been to prioritize lives in order to ensure livelihoods. Ingat buhay para sa hanap buhay. Isa sa mga dahilan ng ating economic recovery ang pagpasa ng mga batas tulad ng modernization of tax policies through the Tax Reform for Acceleration and Inclusion or TRAIN Act, and the Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises or CREATE Law, na nagpababa ng personal and corporate income tax rates while still ensuring that we maintain
reliable revenue streams. In addition to this, the Department of Finance excise taxes on SIN products were increased three times po. Measures to better regulate the cigarette industry were also put in place, and a sustained crackdown was conducted against the Philippine offshore gaming operators, or POGOs, and smuggling. That is why, due to these efforts, we achieved the highest ever revenue effort, which resulted in the highest credit ratings ever received by our country. Credit ratings that have been maintained despite the wave of downgrades globally. This therefore allowed the government to quickly access emergency financing with concessional terms for its COVID-19 response when the pandemic struck. It allowed us to implement fiscally responsible 18 stimulus measures that helped save lives, jobs, and our economy, and allowed us to secure funding for economic investments. The Department on Trade and Industry, on the other hand, established the COVID-19 Assistance to Restart Enterprises, or CARES program, to provide soft loans to entrepreneurs. These loans charged 0% interest, required no collateral, and provided longer grace periods. Initial funding allocated to the program was at 1 billion pesos, which came from the Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso, or P3 Fund, in response to the Directive of Republic Act 11469, or the Bayanihan to Heal as One Act, commonly known as Bayanihan 1. Digital transformation of MSMEs were also accelerated in year 2021. Pumunta naman po tayo sa infrastruktura. Despite the limitations brought about by the COVID-19 pandemic, hindi po nawala ang momentum ng ating Build program. Na makikita ninyo sa inyong screen, ang infrastructure spending ng Administrasyong Duterte sa Build program para sa taong 2021 ay nasa 1,019.10 billion, or katumbas ng 5.1% ng ating gross domestic product. Malaki ang naging papel nito sa pagbangon ng ating ekonomiya sa gitna ng COVID-19 pandemic. Aasahan natin na tataas pa ito sa susunod na taon ng 5.8%. Kasama sa nakumpleto ang 233 airport projects at 484 seaport projects from July 2016 to October 2021. Nakumpleto rin natin ang construction and rehabilitation ng isang railway project, habang ongoing ang construction rehabilitation ng 8 railway projects. 5 railway projects naman ang ongoing ang design at procurement, kasama rito ang Metro Manila Rail Network ng DOTR at ang Metro Manila Subway Project. Samantala, nasa halos 32,000 na kilometro ng daan ang nakumpleto, na ipatayo, na maintain, na upgrade, or na rehabilitate, habang mahigit 6,000 tulay ang nakumpleto, na upgrade, or na rehabilitate mula July 2016 to October 2021. In the same period, nasa mahigit 12,000 na mga proyekto sa flood control and management sa buong bansa ang nakumpleto. Kasama rin sa infrastruktura ang Free Wi-Fi for All program, na kung inyong matatandaan ay pinirmahan ng ating mahal na Pangulo ang batas ukol dito noong 2017. Nasa 1,669 public schools, 1,848 state universities and colleges at TESDA institutions, at 8,014 other public places tulad ng public parks,
transport terminals, public hospitals at public libraries nationwide ang konektado na sa free Wi-Fi. On participatory governance, the Philippines placed number one. First po tayo in Southeast Asia and 10th in the world for the most fiscally transparent country in the 2019 Open Budget Survey by the International Budget Partnership. Government practices of 117 countries ranging from budget disclosure to effective checks and balances were all assessed in the said international survey. Another key accomplishment is of course the Freedom of Information Program, which has been championing transparency and accountability, promoting good governance, and empowering Filipino citizens through access to information for the past 5 years. On climate change adaptation mitigation and disaster risk reduction, bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Duterte, ni-rehabilitate po natin ang Manila Bay, kasama na ang river dredging, clean up ng estero, pagpapaganda ng Baywalk outfalls, at enforcement operations tulad ng pagsasara ng non-compliant establishments. At syempre, yung Baseco cleanup at Manila Baywalk geoengineering interventions. We have likewise promoted the use of clean energy with the Department of Energy imposing a moratorium on coal projects. Meanwhile, in support of the Task Force Build Back Better created under Executive Order 120 issued by the President to mitigate flooding, the removal of critical sandbars restricting the water flows of the Cagayan, Marikina, and Bicol rivers are ongoing, even as phase 1 of dredging in the Magapit Narrows, Cagayan, and Marikina River have been completed. Panghuli, ang Security, Justice, and Peace Cluster, which is in charge of ensuring the preservation of national sovereignty and the rule of law and the protection and promotion of human rights in the pursuit of just, comprehensive, and lasting peace, kasama sa pinag-usapan at nilapatan ng solusyon ang pagpapatupad ng Marawi Rehabilitation Program. Ang tugon ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, ang extension ng transition period ng BARM, at mga activities ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Under our Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP and Amnesty Program, we have welcomed 18,433 surrenderees as of first semester of 2021. In-endorse din natin ng cluster na ito ang National Counter-Terrorism Strategy 2021. Kasama rin sa accomplishments ng cluster ang pagbibigay ng guidance at mga aksyon sa mga hakbang relative to the completion of the remaining commitments sa ilalim ng 1996 Final Peace Agreement with the MNLF. Sa ibang mga bagay naman, nilagdaan ng Pangulo noong Lunes, December 27, ang Executive Order Number 158, Strengthening the Policy Framework on Peace, Reconciliation, and Unity, and Reorganizing the Government's Administrative Structure for this purpose. Nakasaad sa EO na ang Presidente ng Pilipinas ang magbibigay ng overall policy direction sa comprehensive peace process, habang ina-appoint ng Pangulo ang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity na may ranggong cabinet member. Kasama sa kanyang function mag-manage, mag-direct, at mag-supervise in behalf of the President
ang lahat ng aspeto ng komprehensibong peace process. So to our cabinet secretaries, department officials, and the thousands of dedicated people in the government bureaucracy who, at the risk of their health and even their lives, continue to tirelessly work and contribute to the success of government programs that benefited millions of our kababayans. Maraming, maraming salamat po. Before ending my briefing, I would just like to inform the MPC that following my statement, we will be joined by DILG Undersecretary Jonathan Malaya to discuss the financial assistance that will be directly downloaded to the LGUs affected by Typhoon Odette. So without much further ado, can we go to Undersecretary Jonathan Malaya, who has a short presentation for our friends this morning, this afternoon. Good tanghali, Yusek Malaya. The floor is yours. Good tanghali po sa CAPSEC and sa lahat po ng ating members of the Malacañang Press Club at sa ating mga kababayan, magandang hapon po at magandang tanghali sa inyong lahat. I just have a brief presentation about the financial assistance approved by the President for those severely affected by Typhoon Odette. I request that my slide be shown, please. So sa araw pong ito ay pipirmahan ng tatlong ahensya, ang DILG, DSWD at Department of National Defense, ang Joint Memorandum Circular No. 4, Series of 2021. Ito pong Joint Memorandum Circular na ito ay magsisilbing joint implementing guidelines for the distribution of the emergency financial assistance sa mga lungsod at munisipyo na lubhang naapektuhan ng Typhoon Odette. Ito po ay alinsunod sa naging direktiba ng ating Pangulo na bigyan ng tulong pinansyal ang ating mga kababayang lubhang naapektuhan ng bagyong ito. Next slide, please. So ito pong ating financial assistance, gaya nga po ni sinabi ni CABSEC Nograles, is to be directly released to the LGU. Hindi na po idadadaan sa iba pang mga ehensya ng pamahalaan. It will be directly released to the LGUs severely affected by Typhoon Odette, who are currently under the state of calamity by virtue of Proclamation Number 1267. At ito pong alokasyon, bawat LGU ay nakasaad po sa local budget circular na ngayong araw din ilalabas ng Department of Budget and Management. So doon po sa LBC makikita yung alokasyon ng bawat LGU na dubhang nasalanta ng bagyong Odette. Ang mga target beneficiaries po nitong programang ito ay mga mahihirap na pamilya o yung tinatawag po nating low-income families na lubhang naapektuhan ng ating bagyo na nakatira sa mga lugar na nakasaad sa ilalabas na local budget circular ng Department of Budget and Management. At kung napasama po ang isang LGU doon, the LGUs are required na gumawa ng listahan para sa mga nasalanta, na lubhang nasalanta ng bagyo. At ito pong listahan na ito have to be posted in social media or kung hindi naman po dahil wala pa pong kuryente sa mga lugar na yan, kahit po yung physical paper have to be posted in 3 conspicuous places in the barangay bago po maipamahagi itong tulong pinansyal na ito. Ang ibibigay po nating tulong ay 1,000 pesos per individual or a maximum of 5,000 pesos per family in accordance with the announcement of the President. At dahil po alam natin na may mga lugar sa ating bansa na hanggang ngayon na hindi pa nakakabitan ng kuryente o kaya naman ay may kakulangan ng manpower ang mga local government units dahil sa sila ay nasalanta din ng bagyo,
nagbigay po ng direktiba ang ating Pangulo at si Secretary Eduardo Anyo sa Philippine National Police, kasama na rin po ang Armed Forces of the Philippines, na magbigay sila ng karagdagang manpower sa mga LGUs kung kinakailangan po ito ng mga local government units. Next slide, please. So, ito pong tulong pinansyal, as mentioned, is to be given in cash. Okay? At ang management of the distribution of the ayuda shall be done by the local government unit. Hindi po ang DSWD or DILG. Ang magmamanage po ng distribution nito ay ang mismong inyong local government unit under the supervision of the Department of Interior and Local Government. At binibigyan po natin ang LGUs ng 15 days mula sa pagsisimula ng pamimigay para maipamahagi sa lahat ng taong nasa listahan ang ating tulong pinansyal. Pero kung hindi po matatapos within 15 days, ay pwede naman pong humingi ng extension ang ating mga LGUs. Pero ang panawagan po ng ating pamahalaan, ipamigay ang tulong ito ng pinakamabilis para magamit kaagad ng ating mga kababayan. Ang Department of Social Welfare Development, siya pong magbibigay ng technical assistance sa mga LGUs. At ang DILG naman po ang magmamonitor o mag-supervise ng distribution nito. Next slide. Meron po tayong grievance mechanism. Grievance and appeals mechanism sa bawat LGU ay kailangan po magbuo ang inyong mayor ng grievance and appeals committee na siyang siyang mangangasiwa sa mga reklamo tungkol sa distribution ng financial assistance. At bilang tulong na rin po dito sa Grievance and Appeals Committee, ay magkakaroon din po ng Joint Monitoring and Inspection Committee ang national government. At ito pong JMIC na ito is to be created in every municipality and chaired by the DILG field officer. Ang tungkulin po ng JMIC ay i-monitor ang compliance ng mga LGU sa provision ng Local Budget Circular at ng Joint Memorandum Circular. At kung meron man pong mga anomalya o kaya naman iba pang mga unlawful practices na na-i-report sa kanila, sila rin po ang magsasampa ng mga kasong administratibo or kriminal sa mga taong may kinalaman sa mga illegal na mga gawain ito. Next slide, please. Ito naman po ang composition natin ng Joint Monitoring and Inspection Committee. Ang mga ngasiwa po nito ay ang DILG City Director o kaya naman City or Municipal Local Government Operations Officer. At ang mga miyembro po niya ay ang Municipal Social Welfare Officer or City Social Welfare Officer, mga kinatawan ng DSWD Field Office, at kasama na rin po ang Chief of Police ng inyong City or Municipal Police Station. At ito pong JMIC na ito ang magmo-monitor on the ground ng pamimigay at distribution ng financial assistance na ipinag-utos ng ating Pangulo. Yun lamang po at maraming salamat, Kapsek Nograles, para sa panahon na maipaliwanag sa ating mga kababayan ang napipintong pamimigay ng financial assistance sa mga dubhang nasalanta ng Typhoon Odette sa ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, Yusek Malaya, at sa buong puwersa ng DILG, DSWD, OCD, DBM, alam ko pong sobrang-sobra na yung ginagawa ninyong overtime para ma-implement po ito. Alam kong wala kayong tulog halos. At ito namang ginagawa natin na pamamahagi ng tulong ayon sa utos ng ating mahal na Pangulo ay alam ko na in the guidelines, no, we actually base this on the best practices natin, no, na nakita natin sa pamamahagi natin ng social amelioration program nung nakaraan. At ito rin po ang ipapatupad natin dito sa pamamahagi natin ng tulong sa mga
victims ng nasalanta ng Typhoon Odette. So maraming salamat sa inyo, and let's continue to monitor the situation on the ground. So thank you, Yusek Malaya. Please stay on board. Maaring may mga katanungan ng ating mga kaibigan mula sa Malacañang Press at sa mga kaibigan natin sa media. Samantala, tumungo muna tayo kay Yusek Rocky para sa mga katanungan. Yes, good afternoon, Sec Carlo, kay Yusek Malaya at sa MPC. Unahin ko na po, Cabsec, yung tanong po ni Tuesday niyo ng DCBB para po kay Yusek Jonathan Malaya. Ang sabi niyo daw po, 1K per individual, 5K per family. Paano po kung isang pamilya o may tatlo o apat na miyembro lang, 5,000 pa rin po kaya matatanggap, o 3K o 4K lang? Ganon din po pag more than 5 members ang family, 5K pa rin po ba ang matatanggap for Yusek Malaya? Opo. Maraming salamat po, Yusek Rocky, for that question. So, susundin po natin yung ating naging sistema nung pamimigay din po ng ating ayuda during the enhanced community quarantine. So, kung lalampas po sa 5 ang miyembro ng pamilya, hanggang 5,000 lang po sila. So, ibig sabihin kung 6 po sila sa isang pamilya, up to 5 lamang po. Ngayon, alam po natin yung sitwasyon na sa mga ibang kabahayan ay may 2 pamilyang nakatira. So kung 2 pamilya po yan, sabihin po natin merong 2 mag-asawa, tapos meron pa pong 2 mag-asawa tsaka isang anak. So mangyayari po ay 2,000 yung 2 mag-asawa, at yun naman pong 3, 2 mag-asawa at may anak ay 3,000. So ganun po, no? We will count them on the basis of the number of families residing in the household. Thank you, Yusek Malaya. For Sec Carlo, Helen Flores ng Philippine Star, reaction po sa tweet na ito ni Senator Lacson. Hindi nakapagtataka ang plano ng private hospital na mag-add team PhilHealth holiday. Ayon kay Senator Ping Lacson, I quote, "What is wrong with hashtag PhilHealth? Everything," end quote. Ay, may pinalabas na po na official statement, no, ang PhilHealth. At ayon sa kanilang official statement, babasahin ko na lamang po, no. As of December 24, 2021, PhilHealth has fast-tracked the release of 11.64 billion pesos for payment of claims through the debit credit payment method or DCPM to hospital partners nationwide. Under the third wave, so they're now going to implement yung third wave, no, ng DCPM. All hospitals treating COVID patients and those offering the PhilHealth testing package can now avail of the DCPM 3. And to date, 182 hospitals have submitted their letter of intent to participate in DCPM 3. Ito po yung third wave. So naka 2 waves na po ng DCPM. And now they are undergoing, they're currently doing the DCPM third wave. So 182, and then under the third wave, DCPM 3 provides the fast release, no, of funds to qualified hospitals even while their reimbursement claims are still being processed. Under this scheme, 60% agad will be paid initially to the hospitals, and the remaining 40% po will be settled upon completion of processing requirements. Ang panawagan po ng PhilHealth ay makipag-ugnayan sa kanila para maka-avail po sila nitong DCPM 3. Alam po natin na maraming requirements, mga papeles na kinakailangan ipakita sa PhilHealth. So itong DCPM is the fastest way na ma-release po ang pera, ang funding, doon sa mga hospital, 60% agad, yung remaining 40% upon compliance. Ang panawagan po ng PhilHealth sa mga hospitals ay to avail of DCPM 3 para po ay magkaroon na po nung funding na kinakailangan ng ating mga hospitals. Opo. Follow up naman po ni MJ Blanca Flor ng Daily Tribune. Reaction daw po ng Palace on the suspension of the PhilHealth holiday as announced by the Private Hospitals Association of the Philippines. Again, ang panawagan ng PhilHealth is instead of doing a holiday, no,
hospital holiday or anuman ang terminology na ginagamit nila, itong PhilHealth holiday na terminology, ay ano na lang, mag-participate na lang sa DCPM-3. That way, hindi maantala ang serbisyo ng mga hospitals. Kasi ang magiging biktima nito would be the mga pasyente. Kung wala pong pondo, wala pong pera ang hospitals, then mahirapan po silang magserbisyo sa taong bayan, sa kanilang mga pasyente. The best way is to participate sa DCPM-3 para sa ganon magkaroon ng fresh funds ang hospital, hindi po maapektuhan ang serbisyo sa taong bayan, sa mga pasyente na nangangailangan ng hospital care. As I know it, meron po namang based sa nakikita natin sa social media, isususpend naman daw, may plano, although there was an initial plan na mag PhilHealth holiday, I think the Hospital Association of the Philippines have, or PAPI, have decided to suspend, no, itong planned PhilHealth holiday na tinetrete ng ilang mga hospitals. And I think that's the best way to move forward. Why don't we all just comply? Why don't we all just avail of DCPM-3? That way, wala pong magsasuffer dito, and most especially yung mga pasyente po ng mga hospitals. Yusek Rocky? I think nakamute po. Susunod po na, sorry Capsec. Ang susunod po magtatanong ay si Lanes Capanti ng GMA News Online. Baka daw po may explanation bakit trapal o tarpaulin sheets ang ipinabibili ni Presidente. Would it be better to buy construction materials to repair, rebuild houses? Of course, yung construction materials will come, no? But in the meantime, yung immediate needs po on the ground are the tarps. Ito po ay mula sa mga requests din ng ating mga local government units na ang basis po nila ay sa mga requests din po ng kanilang constituents. Yung mabilisan at agarang solusyon na kinakailangan po ng ating mga constituents ngayon na naapektuhan ng Typhoon Odette are the tarps. That's the fastest way. While waiting for the construction materials to arrive. Kasi isipin po natin, no, ang sitwasyon na Dinagat Island, Siargao, ang pagpapadala pa ng mga construction materials, etc. That will come later, but the immediate needs po ay yung tarpaulin. Again, mula po ito sa requests ng mga constituents natin on the ground. Mula rin ito sa mga requests ng mga local government executives on the ground. At pati na rin mga development partners natin, no? As part of their immediate response, ay nagpapadala rin po sila ng mga tarps that will act as temporary shelters. Although, nasabi na nga ni Secretary Ed Del Rosario na the procurement of housing materials for targeted island LGUs with on-site delivery of the construction materials will be undertaken, and I quote, from January to March of 2022 because of the procurement process and the delivery process of these construction materials. So again, ang pinaka mabilis na solusyon, which ito rin yung pinawagan ng mga constituents, is the tarps. Then we will be sending the construction materials after it goes through the procurement process. Plus, yung ating post-disaster needs assessment na ginagawa po ng OCD with assistance of NEDA will have a subcommittee on shelter, which also will be making the plans necessary, no, for financing sa darating na 2022, which is a few days from now, no, with a fresh budget, with a new budget, with a fresh sourcing of funds from the NDRIM funds, fresh sourcing of funds from the 2022 GAA, plus fresh QRF funds, we will be able to address, no, yung pangangailangan ng construction materials ng ating mga kababayan na nasa lanta, na apektuhan ng lubha ng Typhoon Odette na ito.
Opo. Tanong naman po ni Joel Peleño ng DWIC. Kapsek, pareho po sila ng tanong ni Ace Romero ng Philippine Star. May exact date na po ba ng signing of the 2022 proposed national budget? Opo, inaasahan natin na tomorrow nakaschedule po ang pagpirma ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng 2022 General Appropriations Law. So that is scheduled for tomorrow. As promised, the President will sign this very important measure na hindi pa sasapit ang December 31, kaya na sinabi ko kahapon. So tomorrow po ang schedule ng pagpirma ni Pangulo ng ating national budget for 2022. Thank you, Sec. Carlo. Maraming salamat, Yusek Rocky. Let's go now to Mela Lesmoras ng PTV. Hi, good afternoon, Secretary Nograles at kay Yusek Malaya. Secretary Nograles, unahin ko lang po, tumataas na naman yung COVID-19 cases sa bansa. Is this a cause of alarm sa Malacanang at maging sa DILG? Makakaapekto po kaya to sa magiging bagong alert level sa bansa? Sa Malacanang side, paano po ito tinitingnan ng IATF at ng ating mga otoridad? At sa DILG naman po, paano yung nagiging pagtugon dito ng mga LGU? Yes, again, gaya ng sinabi natin kahapon, and in fact, paulit-ulit na natin sinasabi sa lahat ng talk to the people din ni Pangulo at sa lahat ng mga briefings na ginagawa natin, pati ng Department of Health, pati sa lahat ng mga pronouncements ng DILG at lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Ngayong panahon ng Pasko, ang panahon ng pag-iingat. No? It's mask, hugas, iwas, plus bakuna. Hindi po pwede mawala ang isa dyan sa apat. No, hindi dahil nakamask tayo at naghugas tayo at bakunado tayo, nakakalimutan natin yung iwas. No? Marami tayong nakikita mga areas po na nagsisiksikan ang mga tao, kahit naman nakamask sila, kahit naman nakabakunado na, fully vaccinated, pero nagsisiksikan pa rin. So, nava-violate na naman po yung isa sa apat. So, dahil nga po doon, hindi nakakapagtataka na tumataas ang bilang. Of course, nababahala kami. Nababahala ang IATF, nababahala si Pangulo, nababahala ang bumpwersa ng Malacanang. At dapat ang taong bayan din po. So, importante na, kumbaga, lahat po tayo may responsibilidad. Di po ba? Huwag tayo pumunta sa mga matataong lugar. Di pa, paulit-ulit natin sinasabi yan. Iwasan natin mga matataong lugar. Iwas nga. Social distancing, physical distancing, hindi po nawala yun sa equation. Hindi porket bakunado na tayo at naka-booster shot na tayo, nakalimutan na natin ang iwas. Minsan, yun ang nava-violate eh. But again, hindi pwedeng mawala ang isa sa apat. So ngayon, tumataas. Tatanong ang taong bayan, ba't tumataas? Dahil nakakalimutan yung iwas. Ganun lang po kasimple yan. Kaya nga paulit-ulit natin nire-remind. So of course, we are getting concerned. Of course, we are getting worried. At dapat lang. Kaya, ang panawagan, LGUs, please enforce. Pag may tumataas ang bilang ng kaso, granular lockdown. Hindi po nawala sa equation ang granular lockdown. At responsibilidad po ng LGU mag-granular lockdown pag may nakita kayong clustering of cases. Huwag natin kalimutan yan. Huwag natin hayaan na lumaki pa ito. Again, this is a shared responsibility. Hindi po dapat nakaatang lamang sa balikat ng pamahalaan ninyo or ng LGU. Nakaatang ito sa balikat nating lahat. It is a shared responsibility of all. Self-policing among yourselves, in your family, in your community, sa inyong barangay. Lahat po tayo, huwag nating sayangin ang lahat ng pinaghirapan po nating lahat. Yan po yung panawagan natin. Of course, we are concerned. Of course, we're worried. Lahat po dapat tayo ay maging concerned. So, again, mask, hugas, iwas, plus bakuna. Apat dapat. Sa DILG ba, sir? And yun yung sa alert level po kaya. Ibig sabihin kaya nito, sir,
lalala at maghihigpit pa kaysa gumaan? Yes, sorry. Sa alert levels, we will be making the announcements soon, no? If not within the day, maybe perhaps tomorrow. Okay, but this again is the alert level for January 1 to January 15. Pero again, remind ko lang. Pagamat ang alert level i-announce namin for January 1 to January 15, hindi po bawal na mag-increase tayo ng alert level sa provinces, highly urbanized cities, no? Pag kinakailangan. Without even completing yung 15-day, di ba? Nasa guidelines natin yan, nasa policy po natin yan. So pag kinakailangan, sabihin namin, okay, alert level ganito for January 1 to 15. Pero pag may nakita na spike ang IATF sa isang lugar, pwede tayo mag-increase ng alert level. Kung tumama siya doon sa mga parameters po natin for an increased alert level. Okay, so we can accelerate immediately kung kinakailangan. Now, para maiwasan yan, lahat po tayo, let us all comply with yung apat. Let us all do our self-policing and self-regulation para hindi na po lumala ang sitwasyon. Pero kung kinakailangan umaksyon ng IATF, kung kailangan umaksyon ng Pangulo, eh gagawin po natin. But again, let's not wait for it to come to that, no? Again, January 1 to 15, mag-alert level po tayo, magpanibagong announcement for that, but we can accelerate if we want. LGUs, granular lockdown kayo pag may nakita kayong pagtaas or pag-spike. Again, granular lockdowns can be done on a household, street level, purok level, community level, barangay level, or cities of barangay. Nasa kamay niyo po yan. Nasa authority niyo po yan, mag-granular lockdown kung kinakailangan. Opo, at panghuli na lamang po, Habsec Nobrales, tungkol naman sa schedule ni Pangulong Duterte, bukod nga sa budget signing bukas, may inaabangan po ba tayong aktividad niya? Magkakaroon pa rin po ba siya ng mga pag-iikot sa mga naapektuhan ng bagyong Odette ngayong araw o sa mga susunod na araw? Is he going to Negros po? Meron pong mga activities na naka-line up si Pangulo, but we are monitoring the weather conditions muna. So I cannot give any announcements na certain dahil minomonitor po po namin yung weather. Okay, thank you so much po, Capsic Nobrales. Thank you, Malaya, thank you. Thank you, belated happy birthday, Mela. Yusek Rocky, back to you. Opo, tanong naman po na mula kay Rosalie Cos ng UNTV, Kabsek, yun daw pong projection ng OCTA na aabot sa 1,200 ng COVID cases. Natanong na po ni Mela yung yes. Sinabi niya kung nababahala at kung magtataas ba tayo ng alerto. Similar question po yan with MJ Blancaflor, Daily Tribune, Ivan Mayrina ng GMA News. Yung ikalawa po niyang tanong ay nasagot niyo na rin po, Kabsek. Ang pangatlong tanong po niya, nung Lunes po, nakapagtala ng DOH ng 19 na firecracker-related injury sa bansa. Ano po ang panawagan ng palasyo sa mga kababayan gumagamit pa rin ng firecracker? Lalo na yung mga illegal na paputok, hihikayatin niyo ba ang mga kababayan na sa halip daw po na gumastos ng paputok, itulong na lamang sa mga kababayan biktima ng bagyo o mas ibang kapaki-pakinabang na bagay? Tama po yun. Imbis na igastos natin sa paputok, sa firecrackers, na bawal po, bigay na lang po natin sa mga kababayan natin na nangangailangan. Those na tinamaan, lubos na naapektuhan ng Typhoon Odette, doon na lang po natin ibigay ang tulong natin. Regarding firecrackers, ito na po ay in-announce na rin, no, at paulit-ulit na sinasabi ni Secretary Ed Anyo ng DILG at ng buong puwersa ng Philippine National Police, no? At siguro para for clarity na rin, basahin na lang din po natin, no? At ito'y base sa Executive Order Number 28 signed by President Rodrigo Roa Duterte noong 2017 pa, June 2017, no? Hindi pa po nagbabago ito.
EO number 28. Section 1. To minimize the risk of injuries and casualties, the use of firecrackers shall henceforth since 2017 pa po, be confined to community fireworks display. Ito yung kinakrackdown ngayon ng PNP ng DILG. Community fireworks display lang po ang allowed. Ano po? So everything else, hindi po pwede. Ang community fireworks display po ay dapat under the supervision of a trained person duly licensed by the Philippine National Police and will only be allowed by the municipality or city concerned through a permit. No? Through a permit. And the Philippine National Police should have the guidelines on allowable areas where community fireworks displays may be conducted. So ibig po sabihin, ito yung kinakrackdown ngayon ng DILG at PNP. Bawal po. Dapat wala nga po tayong fireworks related injuries na makikita. Dahil nga po, community fireworks lang po ang pwede. Kinakrackdown na po yan ng DILG at ng PNP. So, imbis na, you know, bili tayo ng fireworks, bigay na lang po natin sa mga nangangailangan. Mas malaking tulong po yan. Ngayon, ang Department of Health ay meron din pong mga panawagan, no? Ito yung mga paulit-ulit na sinasabi ng Department of Health. Imbis na mag-firecrackers, gumamit na lang ng ibang precaution material. Siyempre, ayaw rin natin. Nasa COVID din po tayo, di ba? So, hindi po pwede yung torotot, hindi po pwede yung di ba? Anything na wind instruments na lumalabas na sa ating bibig, iwasan din po natin yan. So, let's just use percussion. Percussion. Kumbaga, you know, pans, tambourines, bells, or yung light-emitting devices, ito po yung nasa DOH reminders sa public. So, ito na lang. Ganito na lang po yung gawin natin pagsa-celebrate ng New Year. Tumulong tayo sa mga nangangailangan. Huwag po tayo magpaputok. Huwag tayo mag-fireworks. Gumamit na tayo ng percussion materials. Bawal ang torotot. Let's just follow all of the guidelines. Alam mo yung mga guidelines na ito, mga kababayan, hindi naman natin ginagawa ito dahil wala lang. Hindi po ganun. They all serve a purpose. And we cannot serve its purpose if the people do not comply. So, let's just all comply with the guidelines. Opo. Kabsek, may follow up po dyan si Joel Peleño ng DWIC. Pareho po kayo ni Yusak Malaya. Ano daw po ang panawagan ng pamahalaan sa mga LGU and barangay regarding this nang sa gayon hindi na po tumataas pa o tumaas pa ang bilang ng mga biktima ng paputok? Can we refer this to Yusak Malaya regarding DILG's efforts? Yes. Maraming salamat po, Kabsek. No, meron pong direktiba si Secretary Eduardo Anyo as mentioned by Kabsek Nograles for a crackdown on the manufacture, sale, and use of illegal firecrackers and pyrotechnic devices para nga po maiwasan yung mga firecracker-related injuries at mga sunog ngayong paparating na bagong taon. Ito pong direktibang ito ay ibinigay ni Secretary Anyo sa ating mga local government units sa Philippine National Police kasama rin po ang mga Bureau of Fire Protection, no? So ang PNP po ang LGU, meron po silang katungkulan to enforce national and local policies regarding the use of firecrackers at pwede po silang magsagawa ng mga inspeksyon and they can also confiscate and sirain itong mga prohibited firecrackers and pyrotechnic devices. Maigi rin po Yusek Rocky na alamin ng mga ating kababayan yung mga ordinansang pinapairal sa iba't ibang LGU sa buong bansa. Kasi meron po tayo, for example, sa Valenzuela, talagang total ban sila doon. So, my advice to the public is alamin nyo din po, no, ang mga pulisiyang ipinapatupad ng inyong mga local government units para po alam nyo kung ano yung mga nababiolate nyo rin ng mga ordinansa sa ating pagsalubong sa bagong taon. Thank you, Yusak Malaya. Sec Carlo, from Tuesday noon, nandi si Double B, katatapos lang po ng kalamidad sa Visayas and Mindanao.
Marami po ang namatay at malawak ang pinsalang dinulot nito. Hindi ba wrong timing ngayon na tanggalin na ang ban sa open pit mining na posibleng maging dahilan naman ng panibagong kalamidad sa ating mga kabundukan na maglalagay daw po sa peligro sa maraming tao? Sige po. Basahin ko na lang po yung DAO, no? Ito yung Department Administrative Order na pinalabas ng DENR. So, ayon dito, na pinimahan ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Roy Simatu last December 23, yung objectives po is to revitalize the mining industry and usher in significant economic benefits to the country. The development of other industries and increasing employment opportunities in rural areas, thereby stimulating countryside development. Yan po yung purpose nitong pagpirma ng DAO or DAO ng DENR. And in that regard, meron naman pong nakalagay na mga conditionalities, no, and requirements bago sila payagang magbukas, no? And part of the requirements and conditionalities ay kailangan merong mining project feasibility study and the appropriate work programs kung saan makikita na it will not pose any possible hazard to public health and safety. It will not release hazardous chemicals into the environment. It will dapat ma-prevent yung generation or acceleration ng acid rock drainage or other heavy metals or the disruption ng water table. Kailangan mag-conduct ng comprehensive stakeholders involvement process. So, kailangan kasama at kabilang yung mga stakeholders dito. Merong appropriate programs for surface and subsurface slope stability monitoring. Yung safety, number one, ng personnel, communities, infrastructure, and equipment is primary. Kailangan may sufficient geological data, accurate assessment ng local geology, hydrogeology, and surface hydrology. And may oversight committee kung saan kabilang yung functions ng oversight committee to ensure the compliance ng lahat ng regulations and to enforce the law pag nagkaroon ng any violation sa mga commitments as prescribed dito sa Department Admin Order na ito. Po. Susunod pong tanong mula kay Trish Terada ng CNN Philippines. Has DBM downloaded funds sa cash assistance today? At may we know daw po which LGU got their share and may we know the breakdown? Same question po sila ni MJ Blanca Flor ng Daily Tribune. Tinatanong po niya yung total amount ang inilaan para sa cash assistance na ito. May we refer to Yusek Malaya, who is part of the technical working group? Yes, maraming salamat po, Kapsek. No? According to the Department of Budget and Management, ngayong araw po ilalabas yung local budget circular kung saan nakasaad po dun yung total amount na ina-allocate ng ating pamahalaan para sa financial assistance at nandun din po yung allocation bawat local government unit, no? So, I was told na it will be around 4.8 billion. Baka po magbago pa ito. Antabayan na lang po natin yung local budget circular. Daan dun din po sa LBC kung yung amount na matatanggap ng mga LGUs na naka-specify po doon. Ngayon, sa tanong po kung kailan po madadownload, ngayong araw din po ida-download ng Department of Budget and Management sa mga LGUs ang kanilang alokasyon. Base po yan sa local budget circular na lalabas din po ngayong araw. Thank you, Yusek Malaya. Tanong naman po mula kay Ivan Mayrina ng GMA News, si Carlo, palas reaction daw po, Senator Laila de Lima chided
President Duterte for what she calls a continued refusal by the President to assert the country's territorial integrity and sovereign rights over the West Philippine Sea. She said that President Duterte's recent claim that the Philippines cannot win any fight with China, particularly the West Philippine Sea dispute, without acting on the issue first, highlights the President's cowardice. Not true. And we can highlight all the other accomplishments under the security, justice, and peace cluster. Yung binasa ko sa ating opening statement ay ilan lamang sa accomplishments ng cluster na yan. Marami pa pong accomplishments at napakarami po. And we can furnish a copy to anyone who wants to see how the administration of President Duterte under the security, justice, and peace cluster and through different acts and directives of the President has been able to establish and protect our sovereignty and our sovereign rights over our territory. Opo, susunod na tanong mula po kay Marisol Halini ng TV5 para po kay Yusek Malaya. Yusek Malaya, kailan daw po sisimula na pamamahagi ng financial assistance sa victim ng Typhoon Odette? Okay. Nasa kamay na po yan, Yusek Rocky, ng mga local government units because sila naman po ang merong pinakamabilis na paraan para maipamahagi ito sa kanilang mga kababayan na lubhang naapektuhan ng Bagyong Odette. So basta ngayong araw po ay ibababa na po sa kanila. We expect them na right at this moment ay naglilista na ng mga kanilang constituents that were severely affected so they can start as soon as they receive the funds. At nandiyan naman po ang DSWD para magbigay ng technical assistance sa kanila at ang DILG naman po ay nandiyan para i-monitor and supervise ang kanilang pamamahagi. Uulitin ko lang po, they are given 15 days from the time they start their distribution para tapusin ang pamimigay ng ayuda sa kanilang mga kababayan. Thank you, Yusek Malaya. Kay Kamsek, tanong po mula kay Heidi Sampang ng DZAS. Ayon po sa SWS survey, 93% ng mga Pilipino ang positibo ang pananaw sa bagong taong 2022. Ano po ang mga gagawin ng pamahalaan para matupad ang mga inaasahan ng ating mga kababayan na mas magandang taon lalo na't hindi patuluyang natatapos ang pandemya na labis pong nagpapahirap sa ating pamumuhay? Yes, we of course welcome no and note the results ng SWS na marami talaga. I mean, wow, that's a huge majority no of our kababayans looking forward to a better 2022. Pero nasa kamay po natin lahat 'yan. Andito yung inyong pamahalaan ng inyong gobyerno para gawin ang lahat ng makakaya. Pero kailangan din po namin ng tulong po ninyo. Sa pagtutulungan po natin, we can overcome yung challenges natin dito sa COVID. Patuloy lang po natin gawin ang nararapat. Sa mga naging biktima ng Typhoon Odette, of course, kailangan pabilisin pa natin yung ating pagtugon sa mga pangangailangan nila sa mga lubhang naapektuhan talaga nitong bagyong ito. At kami rin po ay patuloy na nananawagan sa ating mga kababayan na mga nais tumulong ay pagpatuloy po natin ang pagtulong sa kanila. With the signing of the 2022 national budget, maasahan po natin na in the remaining 6 months of the term of President Duterte, we will implement and fast track lahat ng mga programa, proyekto, and activities na nakapaloob po sa 2022 national budget, especially kailangan natin gawin ito dahil meron na pong nalalapit na may election ban, so we have to already implement bago pa man tamaan ng election ban para maramdaman agad ng ating mga kababayan no ang mga programa at proyektong nakalagay po sa loob ng national budget na yan. At nakapaloob po sa national budget ang lahat ng mga programa na may mga purpose. Ang purpose po talaga natin ay magbigay ng magandang pagbabago no at maramdaman ng ating mga kababayan ang tulong, ang pag-aruga, pagmamahal, ang malasakit ng inyong pamahalaan. So lahat po yan ay gagawin natin sa loob ng naiiwang 6 months po
sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Opo. Tanong naman po mula kay Miguel Aguana ng GMA News kung meron na daw pong reaksyon ng Palas. Makati Court has dismissed the drug case versus Kerwin Espinosa. We cannot comment yet until we see the document. Thank you, Sec Carlo. Thank you, Yusek Malaya. Thank you, MPC. Maraming salamat sa iyo, Yusek Rocky, na talagang overtime na overtime, tayong lahat. At siyempre kay Yusek Jonathan Malaya ng DILG at sa buong puwersa ng DILG at sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na patuloy pa rin ang ating pagtatrabaho. Marami ang nabago sa maikling panahon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Ngunit marami pa rin ang dapat gawin. Sa kabila ng mga tagumpay at mga hamon, nagpapasalamat po kami dahil nananatili ang inyong tiwala, suporta at pagmamahal sa punong ehekutibo. Maghihilom at babangon ang bayan sa tulong nating lahat. Maraming salamat po. Ingat po lagi. Happy New Year.